Ika-apat na kabanata. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanbalat na aming itinayo ang kuta, siya ay nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga Hudyo. At siya ay nagsalita sa harap ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria at nagsabi, "Anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Magpapakatibay ba sila? Manghahain ba sila? Wawakasan ba nila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng dumi hanggang nangasunog na ang mga yaon?" Si Tobias nga na Ammonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, "Bagaman sila'y nangagtatayo, kung ang isang Zora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagdusta sa kanilang sariling ulo, at ibigay mo sila sa pagkasamsam sa isang lupain sa pagkabihag. At huwag mong ikubli ang kanilang kasamaan, at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat kanilang minungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. Sa gayoy aming itinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas niyaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanbalat at ni Tobias at ng mga taga-Arabya at ng mga Ammonita at ng mga Asdodita na ipinatuloy ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem at ang mga sira ay pinasimulang tinakpan, sila ngay nangag-init na mainam. At nagsipagbanta silang lahat na magkakasama upang magsiparoon at magsilaban sa Jerusalem at upang manggulo roon. Ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. At ang Huda ay nagsabi, nawalan ng lakas ang mga tagadala ng mga pasan at may maraming dumi na anupat hindi kami makapagtayo ng kuta. At sinabi ng aming mga kalaban, sila'y hindi mga kakaalam o mga kakakita man hanggang sa kami ay magsidating sa gitna nila at patayin sila at ipatigil ang gawain. At nangyari na nang magsidating ang mga Hudyo na nagsisitahan sa siping nila, sinabi nila sa aming makasangpu mula sa lahat na dako, kayo'y marapat magsibalik sa amin. Kaya't inilagay ko sa mga pinakamababang dako ng pagitan ng likuran ng kuta. Sa mga luwal na dako, sa makatwidbagay aking inilagay ang bayan ayon sa kanilang mga angkan, pati ng kanilang mga tabak, ng kanilang mga sibat at ng kanilang mga busog. At ako'y tumingin at tumayo at nagsabi sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at sa nalabi sa bayan, huwag kayong mga takot sa kanila. Inyong alalahanin ang Panginoon na dakila at kakilakilabot at ipakipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga bahay. At nangyari nang mabalitaan ng aming mga kaaway na naalaman namin at iniuwi sa wala ng Diyos ang kanilang payo na kami na nagsibalik na lahat sa kuta, bawat isa'y sa kanyang gawa. At nangyari mula ng panahong yaon na kalahati sa aking mga lingkod ay nagsigawa sa gawain at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat, mga kalasag at mga busog at ng mga baluti at ang mga pinuno ay nangasa likuran ng buong sangbahayan ng Huda. Silang nangagtayo ng kuta at silang nangagpapasan ng mga pasan ay nagsipagsakbat bawat isa'y may isa ng kanyang mga kamay na iginagawa sa gawain at may isa na inihahawak ng kanyang sakbat. At ang mga manggagawa, bawat isa'y may kanyang tabak na nakasabit sa kanyang tagiliran at gayon gumagawa. At ang nagpapatunog ng pakakak ay nasa siping ko. At sinabi ko sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at sa nalabi sa bayan, ang gawain ay malaki at malaon at tayo'y nangagkakahiwalay sa kuta, isa'y malayo sa isa. Sa anumang dako na inyong marinig ang tunog ng pakakak, ay makipisan kayo sa amin. Ipakikipaglaban tayo ng ating Diyos. Ganito nagsigawa kami sa gawain at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa ang mga bituin ay magsilitaw. Sinabi ko rin ng panahong yaon sa bayan, magsitahan bawat isa sa Jerusalem, nakasama ng kanikanyang lingkod
upang sa gabi ay maging bantay sila sa atin at makagawa sa araw. Sa gayoy maging ako, ni ang aking mga kapatid man, ni ang aking mga lingkod man, ni ang mga lalaki mang bantay na nagsisisunod sa akin, ay walang naghubad sa amin ng aming mga suot, na bawat isa'y yumaon na may kanyang sandata sa tubig. Ikalimang kabanata. Nang magkagayoy umalingaw-ngaw ang malakas na daing ng bayan at ng kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo. Sapagkat may nagsisipagsabi, kami, ang aming mga anak na lalaki at babae ay marami. Tulutan kaming magsikuha ng trigo upang aming makain at mabuhay kami. May nagsisipagsabi naman, aming isinasangla ang aming mga bukid at ang aming mga ubasan at ang aming mga bahay. Tulutan kaming magsikuha ng trigo dahil sa kasalatan. May nagsisipagsabi naman, aming ipinangutang ng salapi ang buwis sa hari na hinihingi sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Gayon may ang aming laman ngayon ay gaya ng laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya ng kanilang mga anak. At narito, aming dinadala sa pagkaalipin ang aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin. At ang iba sa aming mga anak na babae ay nangadala sa pagkaalipin. Wala man lamang kaming kapangyarihang makatulong. Sapagkat ibang mga tao ang nagtatangkilik ng aming bukid at ng aming mga ubasan. At ako'y nagalit na mainam nang aking marinig ang kanilang daing at ang mga salitang ito. Nang magkagayoy sumangguni ako sa aking sarili, at nakipagtalo ako sa mga mahal na tao at sa mga pinuno, at nagsabi sa kanila, kayo'y nangagpapatubo, bawat isa sa kanyang kapatid, at ako'y nagdaos ng malaking kapulungan laban sa kanila. At sinabi ko sa kanila, kami ayon sa aming kaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo, na mga naipagbili sa mga bansa, at inyo ba ring ipagbibili ang inyong mga kapatid, at sila'y maipagbibili sa amin? Nang magkagayoy nagsitahimik sila at hindi nakasumpong kailanman ng salita. Sinabi ko rin, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba kayo marapat magsilakad sa takot sa ating Diyos dahil sa pagdusta ng mga bansa na ating mga kaaway? At ako'y gayon din, ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nangutang sa kanila ng salapi at trigo. Isinasamo ko sa inyo na ating iwan ang patubong ito. Isinasamo ko sa inyo na isauli ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid at ang kanilang mga ubasan, ang kanilang mga olibuhan at ang kanilang mga bahay, gayon din ang 100 bahagi ng salapi at ng trigo, ng alak at ng langis na inyong hinihingi sa kanila. Nang magkagayoy sinabi nila, aming isasauli at wala kaming hihilingin sa kanila. Kayon namin gagawin gaya ng iyong sinabi. Nang magkagayoy tinawag ko ang mga saserdote at pinanumpa ko sila na sila'y magsisigawa ng ayon sa pangakong ito. Ipinagpag ko naman ang aking laylayan at ako'y nagsabi, ganito ipagpag ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Sa makatwid bagay, ganito ipagpag siya at mahungkag. At ang buong kapisanan ay nagsabi, siya nawa, at pumuri sa Panginoon, at ginawa ng bayan ayon sa pangakong ito. Bukod dito'y mula sa panahon na ako'y mahalal na kanilang tagapamahala sa lupain ng Huda, mula sa 20 taon hanggang sa 32 taon ni Artaherhes na hari, sa makatwid bagay 12 taon, ako at ang aking mga kapatid ay hindi nagsikain ng tinapay ng tagapamahala. Ngunit ang mga dating tagapamahala na una sa akin ay naging pasan sa bayan at kumuha sa kanila ng tinapay at alak bukod sa 40 pilak. Oo, pati ng kanilang mga lingkod ay nagpupuno sa bayan, ngunit ang gayon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. Oo, ako na may nagpatuloy sa gawain ng kutang ito, ni hindi man lamang kami nagsibili ng anumang lupain at ang lahat ng aking mga lingkod ay nagtipisan doon sa gawain. Bukod dito'y nagkaroon sa dulang ko ng mga Hudyo
at mga pinuno na 150 tao bukod sa nagsiparoon sa amin na mula sa mga bansa na nasa palibot namin. Ang inihahanda nga sa bawat araw ay 1 baka at 6 na piling tupa. Mga ibon naman ay nahanda sa akin at minsan sa 10 araw ay sari-saring alak na masagana. Gayunmay sa lahat ng ito ay hindi ako humingi ng tinapay sa tagapamahala sapagkat ang pagkaalipin ay mabigat sa bayang ito. Alalahanin mo ako, O aking Diyos, sa ikabubuti lahat na aking ginawa dahil sa bayang ito. Ika-6 na kabanata. Nangyari nga nang maibalita kay Sanbalat at kay Tobias at kay Gesem na taga-Arabya at sa nalabi sa aming mga kaaway na aking naitayo na ang kuta at wala nang sirang naiiwan doon. Bagaman hanggang sa panahong yaon ay hindi ko pa nailalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Na si Sanbalat at si Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, "Ikaw ay parito. Magkikita tayo sa isa ng mga nayon sa mga kapatagan ng ONO." Ngunit pinag-isipan nila akong gawan ng masama. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila na nangagsasabi, "Ako'y gumagawa ng dakilang gawain, na anupat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking maiiwan at binababa kayo?" At sila'y nangagsugo sa aking makaapat sa dahilang ito. At sinagot ko sila ng ayon sa gayonding paraan. Nang magkagayoy, sinugo ni Sanbalat ang kanyang lingkod sa akin ng gaya ng paraan ng 5 na may bukas na sulat sa kanyang kamay na kinasusulatan, na ibalita sa mga bansa at sinasabi ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nag-aakalang manghimagsik na siyang kadahilanan ng iyong pagtatayo ng kuta at ikaw ay magiging kanilang hari ayon sa mga salitang ito. At ikaw naman ay naghalal ng mga propeta upang magsipangaral tungkol sa iyo sa Jerusalem, na nangagsasabi, may isang hari sa Huda at ngayon ibabalita sa hari ang ayon sa mga salitang ito. Parito ka nga ngayon at magsanggunian tayo. Nang magkagayoy, nagsugo ako sa kanya na aking sinasabi, walang ganyang mga bagay na nagawa na gaya ng iyong sinasabi, kundi iyong mga pinagbubuhat sa iyong sariling puso, sapagkat ibig nilang lahat na sidlan ng takot kami na sinasabi, ang kanilang mga kamay ay manganghihina sa gawain na anupat hindi mayayari. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. At ako'y naparoon sa bahay ni Semayas, na anak ni Delayas, na anak ni Mehetabil, na nakulong. At kanyang sinabi, tayo'y magpupulong na magkakasama sa bahay ng Diyos, sa loob ng templo, at ating isara ang mga pinto ng templo, sapagkat sila'y magsisiparito upang patayin ka. Oo, sa kinagabihay magsisiparito sila upang patayin ka. At aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Sino kaya na sa paraang gaya ko ay paroroon sa templo upang iligtas ang kanyang buhay? Hindi ako papasok. At nahalata ko at narito, hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinaysay ang hulang ito laban sa akin. At inupahan siya ni Tobias at ni Sanbalat. Dahil sa bagay na ito, inupahan siya, upang ako'y matakot at gumawa ng gayon, at magkasala, at upang sila'y magkaroon ng dahilan sa isang masamang pinakahiwatig, upang kanilang madusta ako. Alalahanin mo, O aking Diyos, si Tobias at si Sanbalat ayon sa ganitong mga gawa nila, at gayon din ang propetisa na Naudias, at ang nalabi sa mga propeta na ibig nilang sidlan ako ng katakutan. Sa gayoy, natapos ang kuta sa 25 araw ng buwan ng Elul sa 52 araw. At nangyari, nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway, na ang lahat ng mga bansa na nangasa palibot namin ay nangatakot at nangalumatang mainam, sapagkat kanilang nahalata na ang gawaing ito ay gawa ng aming Diyos. Bukod dito'y sa mga araw na yaoy, ang mga mahal na tao sa Huda ay nangagpadala ng maraming sulat kay Tobias at ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila. Sapagkat marami sa Huda na nanganumpa sa kanya sapagkat siya'y manugang ni Sekanias na anak ni Ara at ang kanyang anak na si Hohanan ay nag-asawa sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias.
Sila namay nangagsalita ng kanyang mga mabuting gawa sa harap ko at ibinalita ang aking mga salita sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang sidlan ako ng katakutan.